araw po mga minamahal, tayo po muli ay nasa programang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pong pagninilay ngayon pong araw ng Sabado sa 17 na Oktubre, ang ating pong pagkukuhanan ng mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas mula po sa Kabanata 12, mga talata 8 hanggang 12. Luke chapter 12 verses 8-12. Mga minamahal, sa ating puntagpo ng mabuting balita ngayong araw na ito, matutunghayan natin kung paano pinangangaralan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad patungkol sa pagkilala at pagyakap sa kanyang mga galaw sa ating buhay. Mga minamahal, sa ating pong pagninilay at panalangin, matunghayan nawa natin kung paano natin nakikita sa ating mga sarili kung paano gumalaw ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga minamahal, bago po natin simulan ang lahat, ang una po nating mapagnilayan nawa ay itong trending issue na meron tayo sa social media at lalo tigit sa Facebook na kumakalat ngayon, itong tinatawag na Lucky Dwarf. Mga minamahal, meron tayong pamahiin o paniniwala na nagbabakasakali na swerte-swertehin niya kapag isinir ang mga bagay na ito. Hindi lamang po Lucky Dwarf, maraming bagay ang lumalabas sa Facebook o social media sa panahon ngayon. Pero mga minamahal, sa ating pong panginilay, makita nawa natin kung kanino ba tayo papanig, lalo tigit tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa swerte ba o sa pagpapala? Tayo po ay may respeto sa kanilang mga paniniwala. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, nawa makita din natin na tayo ay kumikilala sa paggalaw ng ating Diyos sa ating buhay. At paano po natin ito makikita at matutunghayan? At ito po ang ating pinakapuso ng pagninilay, na nawa makita natin na ang Diyos Espiritu sa Santo sa ating buhay ay gumagalaw at dumadaloy sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Mga minamahal, marami tayong suliranin, pagsubok na pinagdadaanan sa ating buhay. Pero ang mga ito ay hindi ibinibigay sa atin ng Diyos para tayo ay mahirapan, para tayo ay sumuko. Bagkus, ang mga ito ay binibigay sa ating lahat para tayo ay may matutunan. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng ating mga suliranin, laging dumadaloy ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At ano po itong pagmamahal ng Diyos? Ito po ang kabutihan na walang hanggang ibinibigay niya para sa lahat. Makita nawa natin sa ating mga sarili, paano ba tayo yumayakap din sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Nawa, bilang mga anak ng Diyos, makita nawa natin sa ating mga sarili, paano tayo magsusumikap na magbigay kadakilaan sa ating Diyos na makapangyarihan. Mga minamahal, ang Diyos Espiritu Santo ay ang bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Anak na ibinigay sa ating lahat. Kaya naman, makita nawa natin sa ating mga sarili, lalo tigit sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ang pagmamahal ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo. Makita nawa natin sa ating pagninilay na sa tuwing tayo ay nagkakamali, nahihirapan o nadadapa, ang konsensya na bumubuo sa ating puso at isipan ay bunga ng Diyos Espiritu Santo sa ating mga sarili. Nanawa, makita natin ang konsensyang ito lagi sa ating mga puso, sapagkat kung hindi na natin ito nararamdaman, maaari hindi na Diyos Espiritu Santo ang gumagalaw sa ating mga buhay. Kaya naman, magsumikap tayo sa ating mga panalangin at pagninilay sa araw-araw na makagawa ng mabuti, na makagawa ng maraming bagay para sa kadakilaan na nagbibigay ng kabutihan sa ating lahat. At walang iba kundi ang ating Diyos na mapagmahal. Magandang araw po at pagpalain kayo na po may kapalit.